Pinatikos ng isang kongresista ang dating PDEA agent na nagdadawid sa ilang tauhan ng pamahalaan at celebrities sa illegal na droga. Samantala, magsisimulat na bukas ang Bicol Loco Festival na layong ibida ang kultura, ekonomiya at iba pang yaman ng Kabikulan. Yan ang ulat naman ni Mela Lesmora. Umalma ang mga kongresista sa pagdawit ng isang dating PDEA agent kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isyu ng illegal na droga. Nitong Martes, natalakay kasi ang usapin sa isang pagdinig ng Senado mula sa testimonya ni Jonathan Morales na dating kawani ng ahensya. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert S. Barbers, questionable ang kredibilidad at background ni Morales. Base sa mga ulat, na-dismiss na kasi umano ito noon sa police service at itinago pa niya ang tunay niyang background nang mag-apply sa PDEA. Nang makalusot naman sa ahensya, naakusahan din siya ng iba pang krimen. Dahil dito, nagtataka rin si Barbers kung bakit hinayaan pang humarap si Morales sa Senate hearing. Gayong iba rin naman ang isyong dapat tinala kay Rito. Tingin naman ng iba pang mambabatas, bahagi lang ang hakbang na ito para siraan ang administrasyon. Kaya naman, panawagan nila sa publiko maging mapanuri sa mga napapanood at naririnig para hindi mabiktima ng fake news. Merong tayong presidente na napakasipag at mula nung umupo sa pwesto ay tuloy-tuloy ang kanyang pagtrabaho para maiangat ng buhay ng ating mga kababayan. Pero merong iilan na talang patuloy na hindi napapagod rin na ibagsak pababa ang ating bansa. At sana hoy, magmatsyag po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapwa Pilipino, makita nila sino yung para sa ikabubuti natin at sino yung nag-iingay lang para sa mga pasarili ng interes. Ang PDEA nauna na rin itinanggi ang alegasyon laban sa presidente. Kaya mungkahi ng mga kongresista, huwag nang pansinin ang mga pahayag ng paninira. Eh mismo yung ahensya na pong nagsasabi na hindi nga ito totoo. Bakit natin papaniwalaan ng ang mga taong dati nang may bahid sa kanilang history, may bahid na sa kanilang career? Bakit tayo maniniwala sa taong ganun? Para sa akin po, napakadaling i-distinguish kung sino po nagsasabi rin ng totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan. Sa kabila ng issue, tiniyak ng kamera na patuloy lang ang magiging paglilingkod ng gobyerno para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.